Kumusta kayong lahat? Ngayon ay may bago na naman akong project. Ito ay lagayan ng mga flat screen na TV na nilalagay sa mga gilid ng wall o sa pader natin o sa mga dingding. So ito yung aking bagong project ngayon. Okay, so naka-isometric na ito. Then, ito ang lahat ng mga build-up materials. Ito ang mga materials na gagamitin para makabuo ng ganitong project. Okay, so para makabuo ng mabilis, kinakailangan maggawa ng jig. Kasi ang gagawin kong ganito, mahigit 24 pieces. Ang available na stock na nandoon na dumating, 24 pieces na yun. Hindi ko lang alam kung may... Sabi kasi may dadating pa daw. Kaya gumawa muna ako ng isang sample. Then, saka ako nagawa ng tinatawag na jig. Ang ibig sabihin ng jig, yun yung pinakahulmahan. Para pag nag-assemble, wala ka nang iintindihin pa para... panibagong eskwala, panibagong alignment. So, nagawa muna ako ng isang sample ng ganito. Then, ginawan ko ng jig para pag nag-assemble ako sa husunod, madali na. Lagay lang ng lagay. Ang importante, tama lahat ng mga sukat na puputulin. Dapat walang mali. Para pag salpak sa jig, eksaktuhan. So, yung jig na sinasabi ko, ayan yung nasa likuran ko. Ayan, nakagawa na ako ng sample nito. So, itong nasa drawing na to, puro lang ito square bar ang kanyang materials. Then, yung ilalim na yon, ano lang yan, nilagyan ko ng plywood. Then, meron din itong bukasan at lagayan ng padlock. Ito kasi ay ilalagay sa mga dingding ng mga school. So, para hindi malikot, hindi masira yung TV, ganito ang naging design ko. Para kung masagi man ang mga bata, hindi basta-basta matutumba. Then at may space din sa likuran para sa flat wall TV kasi mayroong marami mga saksakan sa likuran nun. Okay, so ito na ngayon ang aking finished product na ginawa. Ituturo ko sa inyo kung paano ko ito i-assemble. Okay, ito na ang kanyang finished product. Nasa loob pa siya ng jig. Ayan. Ang sinasabi kong jig, ito yung pinakahulmahan mismo. So, ang pinaka-finished product talaga natin, ito. Ayan. Then, yung nasa kabila naman, yung tinatawag na jig. Dito ko yan ipoporma o i-assemble yung finished product na ganito. So, ito yung pinakaharapan. Yan. Then, ipapasok yung flat wall TV. Sasarado. Then, lalagyan na lang ng padlock dito. So, ito yung sinasabi kong jig. Sa jig, hindi importante na pangit. Hindi magarbo. Ang importante, masunod na ito na nasa tamang sukat yung lahat ng detalye ng project na gagawin. So, dito, sa jig na to, naka-specify na rito, naka-standard na rito yung magiging haba, yung luwang, yung taas. Kaya... hindi nyo na po problemahin yung pag-iiswala pa. At saka isa pa, naka-align na kaagad dyan. Kaya ang gagawin na lang dyan, dikit lang ng dikit ng mga piyesa. Ilalagay lang, i-spot. So, kampante na kayo na ang inyong mga gagawin ay nasa tamang posisyon o nasa eskwalado na ang inyong mga project. Kasi kung iisa-isahin natin mag-assemble ng ganito, napakatagal. Kasi... bawat ganito i-eskwalahin. Bawat kanto i-eskwalahin yan. Napakaraming brace ang kinakailangan.
bago mo mabuo yung isang ganito. Unlike na meron kang jig na nando doon, so hindi mo na kinakailangan mag-eskwa-eskwala pa. So Antimano, nasa tamang position kaagad yung ating ginagawang mga project. So isa lang muna ang ginawa ko, then imamas production ko na ito. Yung nasa ilalim na ito, may plywood dito. Ayan. Para salo sa ating pinaka-flat wall na TV. Pwede rin ito sa bahay. Okay, so ito na ang aking pinaka-jig o pinaka-hulmahan. Marami na rin ako naputol. Kaya lang, hindi pa ako nagsisimulang mag-mass production sa pag-assemble. Okay, for the meantime, samahan niyo muna ako at tatapusin ko muna yung mga puputuling mga piyasa kasi napakaraming putulin. Halimbawa, dito pa lang sa ganito kahaba. So, 24 inches, 24 piraso yon. Eh, yung isang ganito, naglalaman ito ng 12 piraso sa isang ganito. Sa isang project na ganito, 12 8 inches ang haba. So, mahigit 200. Sa 20 pa lang, 240 na. Eh, 24 yon. So, medyo matagal na putulan ito. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano magputol ng konti. Then, itutuwid ko ang materyales. Ipiprepare ko. Tatanggalin ko yung mga sharp edges. Then, samahan nyo ako sa pag-assemble. For the meantime, samahan nyo muna ako sa pagpuputol. Okay, so magpuputol na ako. Ito ang gagamitin kong pinaka-pattern. Ito ang magiging haba ng mga puputulin ko. So, ito ay mahigit 240 plus ang puputulin kong ganito. Okay, so samahan nyo ako. Tignan nyo kung paano ko ito ginagawa. Ito ay magiging pinakahaba. Tignan nyo kung paano ko ito gagawin para hindi nyo na kayo sukat na sukat. Ito na mismo ang pinakapuputulin natin. Ang haba. Ibabangga rito yung materyales. Tapos, pag bumangga rito yung pinakatalim, yun na yung pinakasukat na ito. So, tignan nyo kung paano ko ginagawa. Ito na yung ating pinakaunang materyales.
Okay, so hindi ko na ipapakita lahat ng pagpuputol ko kasi medyo marami-rami ang puputulin ko. Marami na rin ako na putol, hindi ko na pinakita kung paano pa pinuputol ito. Kasi ang tatrabahuin ko ay 24 pieces na lagaya ng TV. So hanggang dito na lamang muna uli. Sana huwag kayong magsasawa. Abangan nyo pa ang mga susunod na gagawin ko para sa mga project na susunod. Maraming maraming salamat sa mga viewers at saka sa mga lagi nakasubaybay sa channel ko. Sana huwag kayong magsawa at sana abangan nyo pa yung lahat ng mga project na gagawin ko. Maraming maraming salamat. Until then.